naglalaglagan na sila, guys. Kanya-kanyang linis. Kanya-kanyang dampot ng mga basura. Hoy! Hindi kayo malilinis sa ganyang ginagawa ninyo. Kaloka. Ah, ito guys. Meron akong video na patunay. Na itong si Maharlika. Nako, si Maharlika na naman. At itong si Banat Bay. Kanya-kanyang linis. Hoy, mga tarantado, na-download namin yung video ninyo. Hoy, gising! Ay, ito, tingnan nyo ha. Panoodin nyo itong video ni babaeng hitad. Alam nyo guys, nung pinanood ko to, natawa na lang ako. Tingnan nyo ha, pakinggan nyo. Ngayon, paano ba? Hapon, habang bago natin pinlay yung video, wala naman ako sinabi na mga kababayan, panoorin po natin si Ferdinand Marcos Bangag. Wala naman ako sinabi ganun. Sabi ko, let the people decide. Diba? Taong bayan ang uhusga. Sabi ko, ito, panoorin natin itong mamang ito. Okay? Rinig nyo? O eto, panoorin natin tong mamang ito. Pero yung kanyang caption, Marcos Jr. Bangag, Pulboron video, inilabas na. Gagawa-gawa kayo ng basura ninyo, tapos ngayon, kanya-kanya kayong linis? Hindi nyo man lang mapanindigan yan? Nakakaloka? O eto, sige, patuloy. Ang bayan ang husga. Doon sa crowd, kung naririnig ninyo ako, the moment na finlash natin yung video, ang sagot kagad, ang sigaw nila, oh my God, Marcos, resign. Kasi yun naman talaga in the first place, yung ini-insist mo na meron tayong presidenteng bangag, na meron tayong presidenteng adik. Kasi yun yung gusto mong mangyari. Mapa-impeach or mag-resign. Anyway, hindi niya kayang ipa-impeach si PBBM dahil unang-una, yung kanilang hakbang maisugrali nga, walang dumadalo eh. So, ang ginagawa nila, kina-character assassinate na lang nila si PBBM. Tapos ngayon, gumawa sila ng issue. Ngayon, ang ginagawa nila, dahil napusoy na sila, na-checkmate mga minamahal, na-track na sila. Diba? Tapos ngayon ang ginagawa nila, kanya-kanyang linis. Kaloka. At hindi lang si Maharlika yung makakasuhan, ha? Anyway, si Maharlika, guys, nako. Hindi pa pwedeng ilabas, pero nako, lagot talaga itong si Maharlika. Talagang, talaga nga namang merong nag-aksaya talaga ng oras para dito sa babaeng ito. So anyway, abangan nyo yun guys. Next week, mayroon tayong press con. Oo, mayroon tayong press con. Ukol dito kay Maharlika at dito sa mga vloggers na nagpakalat ng fake news. Pero anyway, going back sa ating topic, yung pinaka main context naman kasi ng pagbablog ni Maharlika is to character assassinate, to make a issue, papangitin, i-demolish yung image ng ating presidente kasi ayaw niya sa ating presidente kasi hindi na pagbigyan. Gusto makakuha ng appointment, hindi binigyan. Kaya ang ginawa, nanira na lang. Tapos ngayon, ganya-kanya kayong dampot ng mga basura ninyo. Anyway, pakinggan pa natin. Sabi ko ba na yung nasa video na yon, si Ferdinand Marcos Jr., sabi ko, let the people decide. At nagdesisyon ang taong bayan, nagdesisyon ang mga nanonood, na ang tingin nila dun sa video pinakita ko ay si Marcos Bangag Jr. Okay, pero madali lang naman yun i-counter. Okay? Oh, madali lang din naman daw yun i-counter. Tingnan mo, inuubo ka ng hayop ka, kakapanira mo. Tapos ngayon, ito guys, kaya nga kung mapapansin ninyo ha, yung mga D-list vlogger, pinandidelete na po yung kanilang video na kung saan nakita itong si PBBM kuno. Where in fact, it is part of the deep fake, ba? Diba? So ngayon, ang tinitingnan kasi dito yung intention. So tayo, pinlay natin yung video kasi dinidebunk natin yung kanilang mga statement. Yung statement nilang paninira. So
o hindi tayo makakasuhan doon kahit pinlay natin yung video. Kasi yung intention natin is very clear na hindi totoo yung kanilang pinalabas na video. Kaya ngayon mga DDS vlogger ngayon, naka-private na po guys, totoo, yung kanilang mga video. But, we have a record. Kaya abangan kung sino yung mga makakasuhan. O ito, panoodin ninyo si Banat Bay. Naglilinis din mga minamahal. Pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo. Dami ko nang natanungan. Even some expert people, nasasabi nila, panoorin nyo yung ibang mga nagkukomento na expert sa video editing. Grabe. Alam mo, natatawa nga ako eh. Sabi ko, bakit ang tulad ng ilang mga kababayan natin? Ang dami na ho nagkomentong video editor na hindi sila political. Marcos. And yet sinasabi nilang halatang edited. Hindi po ako nagsabi yan ha. Pagtingin po kayo sa TikTok, buksan niyo mata niyo. Tanungin niyo sa mga video editor, yun ang sinasabi nila. Sabi ko nga, kaysa na mapatunayan dun sa mga taong hindi kumbinsido, eh lalo silang na-turn off. Ay, bakit ganun na yung tono? Biglang bumait! Bakit bumait? Bigyan nga natin ng palakpak itong si Banat Bay. Bumait! Hoy, bakit ganon? Bakit ka naman bumait? Kaloka, biglang nag-iba yung tono. Yun na yun. Hindi nga, yun na yun. Parang kahapon lamang ha, yung mga pangyayari. Pabangag-bangag pa kayo ha. Diba, meron pa silang mga video, yung Shabu video leak. Tapos ngayon, according sa mga eksperto na mga napanood natin, hindi yan makamarkos ha, pero yung video edited talaga eh. Buksan nyo yung mga mata nyo. Bakit bulag yung ibang mga Pilipino? Tarantado. Huwag mo kaming pinagluloko, Banat Bay. Baka mamaya ibaon pa kita sa impyerno. Anyway, continue. Sa lumabas ng video. Kasi alam mo, meron pa ako nakausap eh, sabi. Ito ha, Duterte supporter to. Solid Duterte supporter to. Pero hindi siya yung vocal politically sa kanyang social media. Pero sabi niya na nakita niya yung video. Ba't naman kayo ganyan? Bakit naman desperate? Masyadong desperate move yan. Halatang halata. Ay, palakpakan natin. Ah, sabi daw ng kanyang nakausap, according to my friends, a colleague, na isang editor, political analyst, kung ano pa man. Bakit masyado kayong desperate? Uy, grabe ka, Banat Bay. Wow! Bigyan ng isang palakpak yan. Maangas. Kaloka. Kaloka. Kung saan malapit na silang mayari, naglilinis na. Anyway, continue. Sinabi. Alam mo, nung naano ko, sabi ko, hindi ako naano sa sinabi niya. Naano ako doon sa mga taong nagbubulag-bulagan. Nagbubulag-bulagan. Kasi... Bakit ikaw? Hindi ka ba bulag? Hindi ha, matanong ka lang. Bakit ikaw? Hindi ka ba bulag? Loka to. Naano daw siya sa mga taong nagbubulag-bulagan? As if naman gising ka. Grabe talaga yung imahinasyon mo. Talagang walang limit, no? Pero may continue. Niloloko sila ng mga vlogger na for the views tulad ni Bista. BMR. Diretsuhan na. Ginagamit nila itong issue na to for the views. Pinapanindigan yung totoo. Alam naman nila sa loob nila yun eh. Nobel Tulyao, salamat po. Eh kasi nga, pera eh. Alam mo na, pag may views, may pera. Mm-hmm. Mm-hmm.
Eh bakit hindi mo i-turn off yung monetization mo? Kung para ka sa bayan. Diba? Para-paras lang kayo. Ahid ka lang kasi madaming nakasubscribe sa'yo. If I'm not mistaken, running to ano na siya eh. Nasa 800 plus na si Banat Bay, 800K. Dami mo ding nabudol, no? Ginagamit mo yung platform mo para sa katangahan. O ngayon, kanya-kanyang linis! See? Diba? Hindi nila kayang panindigan yung sinimulan nila. Hindi nila kayang panindigan yung mga binitawan nila. Bakit nagde-delete? Diba? Ang tanong dito, bakit ngayon naglilinis? Nung nakarang araw, yung pumutok yung video, nag-delete yung mga loko. After nilang mag-delete, ngayon naglilinis. Uy, wala kaming kinalaman dyan! Galing yan kaya no? Tarantado. Samantalang kayo yung nag-insist na mayroong pulboronic video, dalawang taon yung pinaghirapan nyo na yon. Hindi man lang ako na-satisfied. Inang yan. Anyway, see? Diba? Oh, at the end of the day, yung viewers ninyo ang iniwan nyo sa ere. Kawawa naman yung mga viewers na nakikinig sa inyo. Ginawa nyo lang talaga silang, tagakain ng tain ninyo, yung mga viewers ninyo. Sabi ko naman sa inyo guys, ako, hindi ko naman sa sinasabi na I have the 100% credibility, kasi lahat naman tayo may mga biases. Even the mainstream media may mga biases niya. Yung mainstream, may mga biases yan. Pero ako, kung makikita nyo, pag nagvavlog ako, we are here for the truth. Pag fake news, hindi natin yan sinusundan. Pag nagtatanong tayo, nagtatanong. Pag sigurado tayo, talagang minamaktol talaga natin, hindi, totoo to. Pero never pa akong humingi ng pasensya ng mga kababayan. Yung binitawan kong salita, bigla akong binawi. Never akong naging ganon. Diba? So ngayon, kanya-kanya na silang palusot. Kasi napusoy na eh. Diba? Ang ginagawa nila ngayon, nililigtas lang nila ang kanilang sarili sa kapahamakan. In other words, yung video na pinalabas nila is a public apology. Walang halong biro, totoo yun guys. Yung kanilang mga binitawang statement, another term po yan ng public apology. Yeah, exactly. Oh, anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik muli para sa ating panibagong video.